Dating kapamilya aktres, hindi na nakatiis. Neres baka na si Lolit Solis. Ang matinding kaganapan tingnan ng mga detalye. Tila hindi na nakatiis ang dating kapamilya A-lister star at ngayon ay kapuso actress na ito kaugnay sa mga tirada ng kaisang kilalang showbiz host, columnist at talent manager na si Lolit Solis. Ang former kapamilya star na ito ay naging maingay din naman ang kanyang pag-alis sa bakura ng ABS-CBN na kung saan ay namalagi siya ng bilang kapamilya sa loob ng 20 years. Sa isang latest na kaganapan ay binasag na ni GMA star Bea Alonzo ang kanyang katahimikan kaugnay sa mga verbal attack sa kanya ni veteran showbiz columnist Lolit Solis. Sa isang report ni Mario Bautista in Showbiz Portal na nailathala din sa Philstar ay sinabi na naging tahimik umano si Bea Alonzo kaugnay sa issue dahil hindi naman niya umano binabasa ang mga column ni Lolit Solis. Para kay Bea Alonzo ay nirerespeto umano niya si Lolit Solis kahit hindi pa sila nagkakakilala ng personal. Sinabi din niya na hindi siya magsasalita ng laban kay Lolit Solis lalo umano at nalaman niya na may iniinda itong karamdaman. Sa pahayag umano ni Bea Alonzo ay sinabi, "I will never reply because hindi ko naman nababasa what she writes about me. People just tell me about it. But I respect her so much, although we've never met. We've never been introduced or spoke to each other. I heard she's sick at lalo na akong hindi sasagot. Dadalhin ko pa yan, parang ang bigat-bigat. Let's just stay positive. I will sincerely pray for her healing and for her to get well soon." Isa sa mga tirada ni Lolit Solis kay Bea Alonzo ay nang i-call out niya ito dahil hindi gusto umano ni Bea na makatrabaho ang ilan sa mga naging ex-boyfriends niya. Sabi nga noon ni Lolit Solis sa mga pahayag kay Bea, "Tawa naman ako sa mga lumabas na items ni Bea Alonzo. Meron doon na sinabi niya na never na siyang sasama sa isang project na nandoon si Gerald Anderson. Wow, strong words. Tandaan ni Bea Alonzo na ang nang-iwan sa kanya si Gerald, hindi siya. So huwag palabasin na parang may choice si Bea. Si Gerald ang nasa upper hand dito dahil siya ang nang-iwan. Hindi siya iniwan dahil ang nag-ghosting si Bea." Samantala naman ay sa kasalukuyan ay umi-airing series si Bea Alonzo sa GMA7 may title na Startup PH. Isa sa mga katrabaho ni Bea ay ang kapuso actress na si Kim Domingo. Sa isang pagkakataon ay nagkwento si Kim Domingo kung paano si Bea Alonzo bilang katrabaho. Aminado si Kim na isa siyang self-confessed fan ng tambalan ni Bea at John Lloyd Cruz. Ikinatawa raw niya na may pag-uusap si Bea na lumapit at kausapin sila pa kapag hindi nagtitake ng eksena. Sa kanyang kwento, "First tipping day ko sa sobrang kinakabahan po talaga ako, syempre, Alden at kay Bea. Si Bea kasi syempre, dati napapanood ko lang siya, John Lloyd and Bea. Alam naman nating lahat yun, yung mga pelikula nila. Fan talaga ako, so kinabahan ako. Pero nagulat ako sa kanya, very approachable siya. Minsan nga ako yung nahihiya, siya pa talaga yung nag-o-open ng topic. Ako parang tameme lang ako. Ganoon siya talaga sa set. Yung nag-o-open ng conversation, which is natutuwa ako kasi kahit na Bea na siya, nandun pa rin yung pagiging marunong siyang makisama sa mga kawork niya." Ano yung komento kaugnay dito? Shoutout tayo kina Alicia Jealous, kay Honeybee at kay Barbara0320. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.